Maligayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. So sa araw po na ito, isa magtatanim po tayo ng ating patatas. At nandito po yung ating mga itatanim. Ito po yung ginamit ko, is tubong patatas na po. At kung gusto nyo pong malaman kung paano po magpatubo ng patatas, meron din po akong video dyan. Ililink ko po yung link sa description box. At kung gusto nyo pong subukan kung paano magpatubo ng patatas. Yung patatas po natin na itatanim is meron tayong itatanim na buo, yung mga ganto buo, may mga sprout lang, ayan o. Itatanim natin sila yung mga ganto, may mga sprout na ganto para sigurado po tayo na talagang tutubo yung mga patatas natin itatanim. Ito po yung mga buong patatas at meron din po ako yung mga hiniwa-hiwa po pong mga patatas, ayan, iba-iba po yung kulay. At ganun din po yung proseso, pinatubo ko siya tapos hiniwa ko at dinry ko lang, air dry ko po yung kanyang yung kanyang hiwa para po hindi po siya malanta kapag ibinaon po natin sa lupa. So kung makikita ninyo is meron na po ako naka-ready na lupa at pinadaanan ko na rin po yan siya ng ating mixer, ng ating soil mixer para sigurado po na pulverize po yung lupa ng ating patatas na pagtatamnan dahil po yung patatas is a root crop po siya at mas gustong-gusto niya yung lupa na pulverize para mag yung kanyang mga ugat is sa free na makakagala at makakapag-produce siya ng mas maraming laman. Kasi kapag ang tendency kapag matigas po yung lupa ninyo, hindi po tayo magiging successful sa pagtatanim po ng ating mga patatas dahil hindi po malayang makakagala yung kanyang mga ugat. Dahil ang patatas po, yung mga ugat po ang nagbibigay ng mga laman na magiging ganto po siya in the future kapag anihan na. So, ayan po mga kaibigan. Mag-uumpisa na tayo magtanim ng ating patatas. At paghahalu-haluin ko na kasi meron tayong mga patatas na mga maliliit. May mga maliliit ganyan. Yung patatas na ito is binili ko lang din siya sa grocery at 2 months before ng planting season, nagpapa-sprout na po ako sa loob ng bahay. So madayan po magpa-sprout. Sundan nyo lang po yung video na aking ililink po sa description box para po magkaroon kayo ng ideas kung paano nga ba. Meron tayong 3 linya, ayan. So ginamitan ko siya ng ating soil mixer para mas maganda yung kanyang pagka-mix ng lupa. Wala naman kayong soil mixer, okay lang din naman po. As long as mapulverize nyo po yung lupa, okay na lang. Okay na po yan. So at gumamit din po ako ng panglinya. Ayan, meron po tayong panglinya. So dadaan-dahanin ko siya kasi medyo maarte yung ating yung mga sprout niya. Natatanggal siya kapag nababangga. Ayan o, katulad ng mga ganyan o. Diba? Ang isang patatas, marami na po kayong magiging puno kapag hinati nyo po siya. Kung gusto nyo pong makatipid, suggest ko po sa inyo, mas maganda na hatiin nyo yung patatas ninyo. At i-air dry nyo lang siya. Wala na pong problema dahil hindi po siya malalanta. I-air dry nyo lang. Akin nilagay ko lang siya sa... Dito ko lang siya in-air dry, ayan, sa karton. So far, hindi naman siya nalanta. At ayan nga po yung ating ebidensya. At ayan, medyo nagkulubot na kayong kanyang mukha. Ayan, di ba? Pero okay lang din yan kasi kailangan natin yung kanyang mga sprout. At sa pagtatanim pa nga pala ng patatas, kailangan yung kanyang yung mga suhi o yung mga sprout kailangan nasa ibabaw. Hindi pwedeng nakaganto kasi mahihirapan siyang umakyat. Char! At baka hindi po magtuloy yung ating patatas. At mahirapan po siya mga kaibigan. So huwag nyo pong pahirapan yung sprout ng inyong patatas. So ano lang natin siya. Ayan lang. So, ang gagawin ko, tigi-isang dangkal lang yung layo ng patatas natin. Tigi-isang dangkal. At medyo marami tayong space. Medyo malaki yung space natin. Kaya medyo talagang ilalayo natin. Na ilagay na natin siya. So ang gagawin naman natin kapag ilinya na natin siya, ibabaon na naman natin siya sa lupa. Siyempre hindi po yan tutubo yung patatas natin pag hindi natin binaon sa lupa. Ayan, so
Bali, ganito lang kadali mga kaibigan magtanim ng patatas. Ayan. So alam ko dyan, lalo sa Pilipinas, ang mahal po ng patatas, ano? Dito kasi, kapag season po ng patatas dito, tuwing summer, medyo mura naman siya. Pero dahil po sa nagmamahalang pressure po ng mga bilihin ngayon, mas nag-decide ako na magtanim na lang ng patatas. At magkaroon ako ng sarili kong similya din after next year kung merong matira. Kapag walang matira, bibili tayo ulit. Ayan. So, ganyan lang. So, ibabaon lang natin yung ating patatas. Ayan, malambot po yung lupa natin. Mas madali siyang hukayin siya. O, kapag hinawakan natin yung lupa, o, diba? Mas malambot, mas maganda. Ayan. Kasi makakagala ng maigi yung kanyang mga ugat. Ayan, ganyan po pag nagtanim. O, diba? Halo-halo na yung ginawa ko. Merong mga, yung cherry potato. May cherry potato din. Diba? Ayan, o, ganyan po yung ano, yung pagtanim. Ayan. Ganda yan. Napakadali lang magtanim ng patatas. At saka yung isang patatas po, marami po yung ibibigay na laman. Sinwerte po kayo, talagang ang isang patatas lang, ang dami na. At, kasi nag-ugat yan siya. The more na mas marami ang ugat, mas marami ang laman. Ayan. At, yung lupa na ginamit ko dito is dati kasi itong ano, yung parang imbaka ng mga kahoy. Kaya nung nalanta na siya, ang ganda na. Yan ang lalabasan yung mga lago. Ano ba yung lago? Yung bulate. Yan. So, palatandaan na ang lupa natin is mataba. Lagay natin yan. Ayan, meron pa yung ayan o. Cherry potato. Hindi ba? Cherry potato. Maano yan? Matamis-tamis yung magantong kulay. Nakaapat po tayong linya at malapit ko na siyang matapos lahat. At ito na yung panghuling linya na aking ginawa. Tatakman lang natin yung panghuli. So ayan, natapos ko na siya lahat ipakpan at so dyan lang po magtatapos yung ating mga video mga kaibigan. So aantayin na lang po natin yan siya, yung ating anihan. At i-update ko rin po kayo sa resulta kung maganda ba yung tubo nila dito. At yung patatas po mga kaibigan is yung harvest time po niyan na depende po sa variety at depende po sa kung gaano po kalaki ninyo gusto. Ano po yan, nasa 90 to 120 days po. Dahil ngayon ay sa katapusan ng May, so baka may mga third week ng September po yung anihan ng ating patatas. At yung maganda din po magtanim ng patatas kasi ano po sila, yung survival po yun sila. Survival crop po yung patatas dahil hindi mo siya kailangan gaano ng yung care, yung hindi siya katulad ng ibang mga kulay na masiselan. At so dyan lang po magkatapos yung ating mga video at sana po ay meron din po kayong natutunan sa aking munting video. At ako nga po pala sila ay nagpapasalamat po sa inyong lahat at happy gardening po at maligayang araw at mag-ingat po kayong lahat. Bye!